Masayang araw, mga heyo-henyo at heyo-henya! At welcome sa AP Pinasaya! Ako si Sir Leo Angeles, ang inyong guro, kaibigan at kalakbay-aral o tour guide para sa ating exciting at happy adventures. Siyempre, makakasama pa rin natin si Cheyo at Pia. Kaway-kaway naman dyan! Kamusta naman, Asya Natics? Naaalala ba ninyo ang ating huling aralin? Sige nga, subukan nating balikan ngayon. May mga nahihanda akong mga kahon na naglalaman ng mga karunungan. Good news sa lahat! Magbibigay ako ng pabonus na magagamit ninyo habang tayo ay naglalakbay. Bawat tama ninyong sagot, kayo ay makakatanggap ng flag. Ito ay iipunin ninyo at pwede ninyong gamitin bilang pass para makapasok sa mga tourist attraction sa Asya. Simulan na natin, Jeyo at Pia. Buksan na ang unang kahon ng karunungan. Ito ay naglalaman ng unang tanong. Anong pananaw ang nagsasabi na mayroon ng maunlad at mayamang kabiyasnan ang mga Asyano bago pa man dumating ang mga kanluranin? Kung ang sagot mo ay Asya-sentrikong pananaw, magaling! Tama ang iyong sagot. Ito ang flag mo. Para sa ikalawang kahon, ang tanong, sa paghahati-hating panrehiyon, ano ang pangunahing batayan na ginagamit upang pagsamasamahin ang mga bansa sa Asya sa isang rehiyon? Ito ba ay geographical, historical o kultural? Kung ang pinili mong sagot ay geographical, sa palagay mo, tama ka. Huwag ka nang malito dahil tama ka, nakuha mo ang tamang sagot. Ang pangunahing batayan na ginagamit ng mga geografo para pagsamasamahin ang mga bansa sa isang rehiyon ay ang geographical o yung lokasyon. Kadalasan kasi, kung sino ang magkakatabing bansa, sila rin ang nagtataglay ng magkakaugnay na kasaysayan at kultura. Ito ang flag mo! Para sa ikatlong tanong, kahon ng karunungan, magpakita ka na! Nahahati sa limang geographical na rehiyon ang Asya. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga rehiyon sa Asya? Ito ba ay Hilagang Asya? Timog Silangang Asya? O Hilagang Kanlurang Asya? Kung ang sagot mo ay Hilagang Kanlurang Asya, check na check ka dahil tumpak ang iyong napiling sagot. Walang Hilagang Kanlurang Asya sa limang rehiyon sa Asya. Ito ay ang mga sumusunod na rehiyon. Hilagang Asya, Timog Asya, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, at Timog Kanlurang Asya. Ito ang flag mo! Lagi ninyong tatandaan dahil tayo ay mga Asyano. Asya-sentrikong pananaw ang ating ginamit sa paghahating geografiko ng mga rehiyon sa Asya. Ito ay batay sa geographical o physical, historical o kasaysayan at kultura. Ngayon naman, ay muli nating maririnig ang balitang hatid ni Kuya Jeyo para sa balita ko, pakinggan mo. Kuya Jeyo, pasok! Artificial Intelligence, bagong paraan upang ma-screen ang mga suspected cases ng COVID-19. Ito ang nais subukan ngayon gamit ang AI technology upang suriin ang X-ray images ng mga dadaan sa mga triads
upang masuri kung may mga kondisyon ito tulad ng mga tuberculosis, lung nodules, o posibleng COVID-19. Bukod sa mabilis na resulta, nasa 4 na minuto ang quick results at mas mura ito sa RT-PCR at rapid test kits. Malaking development ito sa ating laban sa COVID-19. Pagkatapos nating marinig ang balitang hatid ni Kuya Jeyo, handa ka na bang akyatin ang mga nagtataasang kabundukan at languyin ang malalawak at malalalim na karagatan sa Asya? Kung gayon, ilabas na ang papel, ballpen at self-learning module para sa ating unang gawain. Pamilyar ka ba sa mga larawang ito? Tama! Yan ay mga halimbawa ng mga anyong lupa at anyong tubig. Mahusay! Ilan dyan ay inyo nang narating. Tandaan, kapag pinag-uusapan ang mga hugis at pisikal na katangian ng kalupaan ng isang lugar, katulad ng mga anyong lupa at tubig, ito ay pag-aaral sa topografiya. Sa ating aralin, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog sa kabihas ng Asyano. Bago natin sagutin ang napakahalagang tanong na iyan, ipagpapatuloy natin ang ating pamamasyal at sabay-sabay nating libutin ang mga pinagmamalaking ganda ng Asya. Ngayon, mga heyo-henyo at heyo-henya, tayo ay maglalaro ng ruleta ng heyografiya. Jeyo at Tia, paikuti na ang ating ruleta. Ang una nating aakyatin ay ang kabundukan. Ang kabundukan ay mga hanay ng mga bundok. Sa Asya, matagpuan ang mga nagtataasang hanay ng mga kabundukan. Pinakatanyag dito ay ang Himalayas na may habang umaabot sa 2,415 kilometro. Ang Hindu Kush na matagpuan sa Afghanistan, ang Pamir, kilala bilang Roof of the World, ang Tian Shan, na matagpuan sa Hilagang Asya, ang Ghats, sa Timog Asya, ang Caucasus, na makikita sa Azerbaijan, Georgia, Russia, at Armenia, at ang Ural, na makikita naman sa Kanlurang Asya, ay ilan din sa mga bulubundukin ng Asya. Ang susunod na anyong lupa, ayon sa ating roleta, ito ay ang bundok. Ang Mount Everest na nakahanay sa Himalayas, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na halos 8,850 metro o 29,028 feet. Ang Mount Everest na bahagi ng kabundukang Himalayas na tinatawag na Chomolungma ng mga taga-Tibet, na ang ibig sabihin ay inang diyosa ng daigdig. Itinuturing din itong banal na bundok ng mga Hindu at Budista. Pangalawa, ang K2 na may taas na 8,611 metro na makikita sa Pakistan at China. Samantala, ang pangatlo naman ay ang Mount Kanchenjunga na may taas na 8,586 metro na mahatagpuan din sa Himalayas. Alam ba ninyo na kay Sir George Everest ng England galing ang pangalan ng Mount Everest? Siya kasi ang unang nakapagtala ng taas at lokasyon nito noong 1865. Pero si Sir Edmund Hillary ng New Zealand at Tenzing Norgay ng Nepal ang dalawang unang nakarating sa tuktok ng Mount Everest noong May 29, 1953. Para sa susunod na anyong lupa, ayon sa ating ruleta, ito ay ang kapuluan o archipelago. Ito ay mga pangkat ng mga pulo na napapalibutan ng tubig. Ang Indonesia ang pinakamalaking archipelago sa buong mundo na binubuo ng humigit kumulang na 13,000 na mga pulo. Ang Pilipinas at Japan, kabilang din
sa mga bansang binubuo ng kapuluan. Paikutin na ang ruleta ng heograpiya at alamin kung ano ang susunod dito. Ito ay ang disyerto. Ang disyerto ay isang malawak na kapatagang tuyo at mabuhanging lupa. Halos isang katlo ng Asya ay maiinit at malalamig na disyerto. Mga tigang na lupa, mabuhangin. Mainit ang mga disyerto sa Arabia at timog kanlurang bahagi ng Asya. Malalamig naman ang mga disyerto sa Siberia, sa hilagang bahagi ng Asya tulad ng Gobi. Ang Gobi Desert na matagpuan sa Mongolia at hilagang China na may kabuuang sukat na 1,295,000 kilometro kwadrado na siyang pinakamalaki sa Asya at pang-apat naman sa buong mundo. Ito ay isa lamang sa mga disyertong matagpuan sa Asya. Makikita rin dito ang mga disyerto ng Taklamakan sa China, Karakum, Turkmenistan, Rub al-Khali sa Saudi Arabia at mga disyerto sa Iraq, Iran at India. Excited na ba kayo kung anong anyong lupa ang susunod? Ito ang talampas. Ang talampas ang kapatagan sa itaas ng bundok. Ang Tibetan Plateau na itinuturing na pinakamataas na talampas sa buong mundo na may taas na 16,000 feet at tinaguri ang Roof of the World ay nasa Asya. Ang talampas ng Deccan na nasa katimugang bahagi ng Indo-Gangetic Plain ng India ay kilala rin. Ang susunod nating pupuntahan ayon sa ating ruleta ay ang pulo o isla na umaabot sa 1,994,300 kilometro kwadrado ang kabuuang sukat ng mga pulo sa Asya at kabilang dito ang Cyprus sa kanluran, Andaman, Sri Lanka at mga pulo ng Maldives sa katimugan, Borneo, Java, Sumatra at mga pulo ng Pilipinas sa timog Silangang Asya. Paikutin muna ang susunod nating anyong lupa. At ito ay ang tangway o peninsula. Lupain din ng mga tangway o anyong lupang nakausli sa karagatan ng Asya. Tinatayang nasa 7,770,000 kilometro kwadrado ang sukat nito. Ilan sa mga ito ay ang Turkey sa kanluran, Arabia, India, Indochina at Malay sa katimugan at Korea. Ayon sa ating ruleta, ang susunod ay ang kapatagan. Halos sangkapat o one-fourth ng bahagi ng lupain ng Asya ay kapatagan. Ang Indo-Gangetic Plain ay malaking bahagi ng timog Asya at bahagi nito. Panghuli sa ating listahan ng mga anyong lupa ay ang bulkan. Dahil sa ang insular Southeast Asia at East Asia ay nakalatag sa Pacific Ring of Fire, tinatayang nasa humigit-kumulang na 300 aktibong bulkan ang nasa Asya. Tulad ng Semeru, Krakatoa, Fuji, Pinatubo, Taal at Mayon. Bukod sa pinakapangunahing lugar na panirahan ng tao, ang biyayang hatid ng mga anyong lupa sa tao ay nakakapagdulot ng malaking impluensya sa kanilang kultura at pamumuhay. Ang mga bulubundukin ay nagsisilbing likas na tanggulan o depensa ng isang lugar at proteksyon o harang sa malalakas na bagyo at sigwa. Ang ilang mga disyerto, baybay gilid at kabundukan sa iba't ibang bahagi ng Asya ay nagtataglay ng samut-saring yamang mineral, mga metal, dimetal at gas. Sa mga bundok at gubat ay nakakakuha ng mga bungang kahoy, mga herbal na gamot at mga hilaw na materyales bukod sa panirahan ng mga hayop. Tumako naman tayo sa iba't ibang anyong tubig. Masasabi ba ninyo na malaking bahagi ng hangganan ng Asya mula sa iba pang kontinente ay ang mga anyong tubig?
Tama kayo! Atin ang tatalakayin ang mga anyong tubig na ito. May mga anyong tubig din sa kontinente ng Asya tulad ng mga karagatan at dagat, ilog, lawa, golpo at luok. Unang-una sa mga anyong tubig na ito ay ang karagatan. Tatlong karagatan sa daigdig ay nakapalibot sa Asya. Ang mga ito ay ang karagatang Pasipiko sa silangang Asya, karagatang Indian sa timog at ang karagatang Artiko sa hilaga. Ilang dagat naman ang matagpuan sa mga rehiyon ng Asya. Ang dagat timog China, ang pinakamalaking dagat sa Asya, ay napapaligiran ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Ang dagat Mediterranean, pangalawa sa pinakamalaking dagat sa Asya, Africa at Europa. Ang dagat Bering ay nasa pagitan ng Asya at hilagang Amerika. Maraming mahabang ilog sa Asya. Ang mga ilog Indus, Ganges at Brahmaputra dumadaloy sa India, Pakistan at Bangladesh. Ang Wangho o Yellow River, ilog Yangtze at ilog Amur ang malalaking ilog sa China. Ang ilog Yangtze ang pinakamahabang ilog sa Asya na umaabot ito sa 5,590 kilometro. Ang ilog Chao Phraya sa Thailand. Ang mga ilog Irrawaddy at Salween sa Myanmar ay tumutuloy sa dagat Andaman. Apat na katangi-tanging lawa ang matagpuan sa Asya. Ang Caspian Sea na pinakamalaking lawa sa daigdig. Ang Lake Baikal na siyang pinakamalalim na lawa. Ang Dead Sea na pinakamababang parte ng lupa. At ang Aral Sea na dating isa sa pinakamalaking lawa sa mundo. At ngayon ay natutuyo na. Ang mga karagatang ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pamumuhay ng mga Asyano. Dahil ang mga ito ay nagsisilbing likas na depensa, rutang pangkalakalan at sa panggagalugan at pinagkukunan ng iba't ibang yamang dagat at yamang mineral. Natapos na nating pag-aralan ang katangiang pisikal ng Asya ayon sa bumubuong anyong lupa at pumapalibot na anyong tubig. Bakit nga ba natin ito pinag-aaralan? Ang Asya ay tahanan ng iba't ibang uri ng anyong lupa at nagkakaroon ito ng malaking ugnayan sa paghubog ng iba't ibang kabihas ng Asyano. Ang idinidikta ng katangiang pisikal ng lugar kung saan naninirahan ang mga sinaunang Asyano ang humubog sa kanilang pamumuhay. Ngayon naman, oras na para sukatin ang mga bagong kaalaman na inyong natutuhan para sa araw na ito. Game na ba kayo? Question number one. Bukod sa pinakapangunahing lugar na panirahan ng tao at biyayang hatid ng mga anyong lupa at patlang sa tao, nakapagdulot ng malaking impluensya sa kanilang kultura at pamumuhay. A. Anyong tubig? B. Yamang mineral? C. Yamang dagat? O D. Yamang likas? Kung ang sagot mo ay anyong tubig, very good! Magaling! May flag ka na naman sa akin. Question number two. Ang mga patlang ay nagsisilbing likas na tanggulan o depensa ng isang lugar at proteksyon o harang sa malalakas na bagyo at sigwa. A. Desyerto. B. Bulubundukin. C. Kapatagan. O D. Talampas. Kung ang sagot mo ay bulubundukin, tama ang iyong sagot. Magaling! At dahil dyan, may free flag ka. Question number three. Ang ilang mga disyerto, baybay gilid at kabundukan
sa iba't ibang bahagi ng Asya ay nagtataglay ng samut-sari na patlang, mga metal, di-metal, at gas. A. Yamang mineral. B. Yamang gubat. C. Yamang dagat. D. Yamang likas. Kung ang pinili mong sagot ay yamang mineral, well done! Dahil tama ka uli. Ito ang flag mo. Para sa inyong takdang aralin, basahin ang inyong self-learning module para sa susunod na aralin. Happy learning! Lagi ninyong tandaan, ang pag-aaral ng Asya ay mahalaga at masaya. Kaya ugaliing tumutok at manood sa susunod na episode ng AP Pinasaya na laging magbibigay sa inyo ng ngiti, saya, ligaya at pag-asa. Ako si Sir Leo Angeles na nagsasabing mag-aral ng kasaysayan upang saysay ng mga salaysay ay ating matutunan. AP, AP ay pinasaya. AP,